Magandang araw mga katiits, welcome back sa ating channel. Sa video nito is tatalakayin natin kung paano natin ilolocate ang dig spot gamit ang sign na ito na nakatatak sa isang bato, ang PLS sign. Makikita nyo sa screen yung PLS. Try natin itong ilocate gamit ang alphanumeric codes at base rin sa binigay na skits ng katiits natin. I-explain ko ito mamaya. Try natin itong i-locate. Pero bago ang lahat, nice ko muna magpasalamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa channel ko. Lalong-lalo na sa mga subscribers. Maraming salamat sa inyo. At sa mga bago pa lang bumisita sa channel ko, hinihikayat ko kayong mag-subscribe upang mapanood nyo ang mga bagong uploads na videos ko. At shoutout muna ako sa mga katiits natin dyan. Shoutout kay Hayasen Okfimia from Bacoor, Cavite. Lizil from Misamis Oriental. Michael Supilanas from Negros Occidental. Yamasita Treasure. Aldisin from Mindanao. Eugene Alicer. Tibor Spinya. Maimani 07 from Negros Occidental. Rodnil Hermosilia. Sigby Ninja. Rowilin Iroa at kay Patrick Zavala, Koblags, Rodilo TV at kay Bro Kate Gloria, shoutout sa inyo. At shoutout rin sa mga katiits natin dyan na nanonood sa abroad, sa Saudi Arabia, Indonesia, United States, Kuwait, Malaysia. Shout out sa inyo at shout out rin sa lahat ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas. Okay, itong makikita nyo sa screen is ito yung skits na ipinadala ng katiits natin. Base sa nakikita nyo is meron itong mga kahoy at bato na center na tinataka ng PLS. Tapos ito ay ni redrawing ko upang dito tayo mag try para i-locate yung possible dig spots. Ito yung PLS sign na nakaukit sa bato. P, L at saka S. At sa alphanumeric codes, ang P, ito ang P is code 7 or west direction ang P. Tapos ang L is code 3 or east direction. Tapos ang S naman is code 1 or north direction. Ito yung ibig sabihin ng mga letters sa alpha codes. So dito, base sa kanyang skits, P, ito yung bato na nakatatak na PLS. At dito sa bandang northeast is meron itong dalawang puno na nagka-align. Kasi dito yung north, base ito sa skits niya, ito yung north, ito yung south, east at saka west. So dito
is dito yung northeast. Base rin sa sketch niya is ang distance dito mula sa batong ito na may nakatatak na pill is 25 meters. Tapos dito rin is 25 meters. Sabi niya itong kahoy na to is kahoy na ulayan tree. Hindi ko yun kilala. Baka iba tawag doon, ulayan. Ulayan tree, sabi niya. Tapos dito sa bandang northwest, which is 7 yards or 21 feet, is ito yung bato na may nakaukit na X. Ito sa bandang northwest, kasi ito ay northeast. Ito dito, tapos dito yung west, east, north at saka south direction. Ito ay base sa kanyang skits. Tapos dito sa bandang south is meron dalawang boulders at saka puno ng kawayan dito sa bandang south. Tapos dito rin is ito raw ay isang face marker na nakaukit sa bato, which is nakaharap ito due east sa itong bato na to na may nakaukit na letter X. Yan. So, try natin itong i-locate kung saan nga ba ang possible dig spots. So, unahin muna natin itong letter P. Itong letter P sa alphanumeric code is west or code 7. So, dito sa west direction, dito. Itong L is due east dito at saka S is due north dito. So, itong bato na to na may nakaukit na X 7 yards northwest ay ito ay possible dig spot. Dito raw, itong mga bato na to is ito raw ay riprap. So, bakit ko nasabi na ito ay possible dig spot? Kasi ito ay pasok sa mga kanyang lock na elemental marker, which is natalakay na natin ito sa previous videos ko. Kasi kapag dito tayo magbibase o dito tayo, ito yung gawin nating dig spot, tatayo tayo. Kasi ganito yan. Ito yung south, north at saka east at saka west. Kapag tatayo tayo dito at kukumpas tayo patungong east is meron itong lock, itong puno na to. Ito ay nagsisibing elemental code or ito ang lock. Kasi due east is meron kang makikita ang old tree. It means ang deposit or possible dig spot is due west pabalik. Tapos ito ay metal element. Itong symbol na to is metal element, which is ito ay nasa west. So ang possible dig spot is due east. So dito, ito yung first option for dig spot. Ito dito. Tapos itong LS naman, itong LS due east. So meron na tayong lock dito na puno, which is 25 meters northeast. So magsusuka tayo dito ng 25 meters. Halimbawa dito tumama yung 25 meters. Tapos dito 25 meters din. 25 meters, 25 meters. Gawin natin equilateral triangle. 25 meters due east. Ibig sabihin, halimbawa, dito yan tatama. Tapos magsusukat din tayo ng 25 meters due north. For example, dito rin tumama. 25 meters due north.
saka dito 25 meters din. So ito yung possible dig spots din natin. Again, kung meron tayong mga detector, locator, Japanese wand, aurameter, ILRAD, try natin i-check dito 25 meters kung meron ba itong detection. At kung wala rin naman talagang gamit, is pwede rin tayo dito mag-test dig 3 to 6 feet kung meron tayong makikita ang HTM, pagpatuloy natin. Bakit ko nga ba nasasabi ito na ito ay possible dig spot? Kasi ito ay naaayon sa alpha codes, which is L is due east at saka S is due north. At bakit nga ba dito nagsusukat? Kasi ito yung pinagbasihan ko na lock for triangulation. Kasi ang mga Japanese is mahilig sa triangle. So ito is naka-triangle talaga ito. Kaya ito yung possible dig spots dito at saka dito. Due north at saka due east. At isa rin na pinagbasihan ko is ito yung 25 meters dito. Pwede rin dito. Pwede rin itong naging lock for another triangulation. Yan. So kung mapapansin natin, ito ay hobby square na. So possible ito talaga yung mga lock niya for triangulation. Triangulation dito sa dalawang puno at triangulation dito sa mula sa batong ito, which is naaayon ito sa direction na due east at saka due north. Tapos itong P naman dito ay palagay ko ito ay distance na tumama rin dito sa northwest, which is 7 yards dito sa bato na may X. So tatlo yung possible dig spots natin dito. Ito yung first, second at saka third. Again, test dig upang malaman kung meron ba tayong makikitang hidden trail marker. Itong face marker, sabi ng katiits natin, is nakaharap ito sa bato na may X. So ito, tapos itong kahoy na to, due west niya, due west is ito yung X. So naaayon ito sa lock. Bro, kung nanonood ka ngayon, try mo lang ito. Dito ka mag-test dig. Dito, dito, at saka dito. Try mo lang, baka may makikita kang HTM at ipagpatuloy mo lang. At hanggang dito na lang mga katiits. Again, never stop dreaming, never stop exploring, never stop learning. God bless us all.